Welcome back to Hot Copy. The family of late Basilan Representative Wahab Akbar is calling for a review of the Justice Department's decision to junk the petition to reinstate Mujib Hataman as suspect in the 2007 Batasan bombing. The move comes amidst reports that Hataman enjoys palace backing for ARMM-OIC governor. Peace talks between the government and More Islamic Liberation Front are under scrutiny following the slew of attacks on the military and a seemingly ineffective ceasefire. Amid the question of pushing through with negotiations or launching an all-out war, the autonomous region in Muslim Mindanao is trying to be on track for transformation. The national government is eyeing officers in charge to temporarily lead the ARMM and OIC capacity and institute reforms ahead of the 2013 local elections. Some 50 aspirants are being considered for the post of ARMM-OIC governor, and former Anak Mindanao Party List Representative Mujib Hataman is reportedly a front-runner. Hataman backs the creation of a congressional advisory panel on the peace negotiations with the MILF, but some have voiced opposition to his possible appointment due to his supposed role in the bombing of the Batasan complex in November 2007 that killed Basilan Representative Wahab Akbar. Just last week, the Justice Department junked a petition to reinstate him as a suspect in the incident for lack of evidence. Still, Akbar's family wants the DOJ to review its decision to dismiss the case. And joining us on Hot Copy, former Anak Mindanao Party List Representative Mujib Hataman. Good day to you, sir. Hi, okay. Good morning. Magandang all right, and thank you for flying back to Manila, huh, for yes, a head start. Okay, first question, let's get this over with. You are a suspect, you were a suspect in the 2007 bombing of the Batasan complex. You were written off and now they want you back. Pero 2007 pa, okay. Karen, tapos na yun. Supposedly, technically, 15 days lang dapat ang petition for review. Pero imagine, September 14, 2011, for almost 4 years. Para kaya medyo, pero nakakatakot doon. Bakit ikaw ang suspect? Kaya nga hindi ko alam eh. Nasa loob naman ako ng Kongreso at that time. Pero ako, hindi ko alam bakit. Okay. Ang dapat tanongin sila. But Akbar, whose request? Why are you, you're not in good... Actually, what is your history? Hindi, actually, Karen, nung unang takbo ni Governor Akbar noong 1988, ako ang campaign manager. Okay. In fact, ako yung senior executive assistant niya, good as chief of staff niya. Okay. Until 2001 or 2002, nag-parted ways kami. Dahil doon sa state of lawlessness sa Basilan. Okay. At that time, human rights activist ako, may isang local NGO, Justice and Peace, together with some priests. Kinondem ko yung state of lawlessness. Uh-oh. So medyo nagtampo siya sa akin. Yun lang. Okay. Politically, hindi naman. Until 2004, medyo nagkaroon ng political realignment. Sila ng kapatid ko, medyo parang sa kabilang kapatid ko, sa kabila si Akbar. Uh-oh. So silang naglaban at that time, 2004. Pero kami personal hindi. Alright, you yourself mentioned it already. Let's move on. The state of lawlessness in Basilan. Now, you are a resident of Basilan. You were former Anak Party List representative. How bad is the lawlessness in Basilan? Is it mostly MILF related? Actually, not all, Karen eh. Maliban tong Albarca incident recently eh. Pero yung lawless na limbo, yung Sotomahubong, hindi naman MILF yun eh. Ano? Actually, lawless elements talaga. Parang group, criminal, may... Pero baka naman taga-MILF, hindi, splinter. Definitely hindi. Kasi nagkandak na tayo ng investigation doon, Karen eh. In fact, yung company doon, mga ilan nakausap natin, mas related to sa extortion, pati family conflict. So, nagkataon dumaan yung convoy ng company, yung kooperatiba, nagkataon sa daan yung kalaban, pinaputukan. Ikwento mo, ilang bang mga grupo na nasa Basilan which makes it more complex? You have the MILF. May Abu Sayyaf. Abu Sayyaf talaga. Yes, may Abu Sayyaf dyan. Tapos may MNLF din. In fact, may mga camps dyan. No? May MNLF pa rin? May MNLF actually. In fact, may recognized camp sila. Isa, I think, sa isang municipality and... Pero the MNLF is still armed? Of course, may camp sila. Kasi ang sinasabi naman nila, ongoing pa yung peace process nila. Kasi yung final agreement, hindi pa naman natatapos. Okay. So, yun yung sinasabi nila. No? Uh-oh. So, in fact, merong review ang GPH, pati MNLF ngayon, ongoing. Okay. Nung peace agreement. No? Of course, Abu Sayyaf, wala tayo. Tapos may mga ilang individual groups, maggrupo-grupo lang. Yun lang.
ang point ko dito, maraming armas sa Basilan. Maraming armas sa Basilan. In fact, hindi lang sa Basilan, Karen. Halos buong ARMM. Kaya nga, dito sa reform na isinusulong ng mga civil society, ang tingin namin dapat ma-inventory yung mga armas. Kasi ang hirap nga naman, Karen. Paano i-approach yung anong strategy mo harapin ito kung hindi mo alam anong bilang saan kaninong may-ari. Maliban pa yung mga armas ng mga politiko. So paano mo i-handle yung ganito? Hindi, maganda yung punto mo. Ang pinapatunayan nito, maraming armas sa Basilan. Marami. So ikwento mo, sir, bakit dumami ng ganon? Smuggling? Smuggling. Smuggling. Of course, smuggling. Actually, lumaki ang armas dyan. Panahon ni Governor Akbar, yung late congressman na governor siya, talagang bumibili ng armas. Lahat ng mayors in-encourage bumili ng armas. Parang ang rational doon to fight terrorism. Okay. Pero ang problema nito, na out of control yung mga armas na to. Kaya dumami ang armas. In fact, karamihan sa mga politiko dyan, every after election, bumibili ng armas dahil ang tingin nila, malaking bagay ang armas sa election nila. Mm-mm. Kaya ito, in fact, Karen, related to doon sa reform agenda. At malinaw to sa mensahe ng Pangulo, even nung pinirmahan niya yung Republic Act 10153 na talagang dapat i-approach ng maayos itong mga armas na to. Dahil naglilikha nga ng kaguluhan dito. Kaya nga minsan, pati tayo, Karen, naguguluhan. Lalong-lalo na yung mga ating kababayan dito sa Luzon, lahat na lang kung MILF ang nag-uusap, ang buong akala natin, lahat ng pangyayari, binibintang natin sa MILF. O kung Abu Sayyaf ang nagpasimuno, lahat naman binibintang natin sa Abu Sayyaf. Kung nagpasimuno ang MILF, lahat, depende kung anong... Kaya, pero hindi natin alam kung ano talaga ang dynamics. Kaya ang pakiusap natin, bago tayo gumawa ng desisyon, dapat magkaroon tayo ng isang malalim na pag-aral dyan sa mga lugar na yan. Alright. Malalim na ang kasaysayan mo pagdating sa ARMM. Tell me, Mujib, how do you rate the autonomous region of Muslim Mindanao? Is it a success or a failed experiment? Failed. Okay. Kasi Karen, in fact, i-relate ko na naman sa recent mga incidents. Kung functional yung governance dyan, ang tingin ko hindi ganito kalala ang sitwasyon. Hindi lang ang ARMM, even karamihan sa mga local government units within ARMM, ang tingin ko may problema na dapat ito yung ayusin at tutukan. Hindi lang naman ng ARMM, in fact, ng national government. Paano maging functional? Ang hirap din, Karen, halimbawa, sa isang pamilya, sa bahay, makita mo rin, kung failed yung leadership ng magulang, ang tingin ko magkakagulo yung mga bata. The same thing sa community, The same thing sa governance. Kaya ang tingin kong isang immediate reform na dapat gagawin kung sino man ang mailalagay sa ARMM, yung dysfunctional governance dapat maging functional. So, ito ang tingin ko na dapat main na ayusin as soon as possible kung sino ang... Now, can you tell us the ARMM was supposed to be the first effort, which was then by President, former President Fidel V. Ramos, according to ARMM, to show our kababayans in Mindanao that there is autonomy. But what makes it fail? Karen, yung taong nilagay. Yung taong nilagay. Ako, sino yung unang tao? Ko yung si Lord Miswari? Taong nilagay. First, si Zac Candao. Alam natin si Zac Candao may kaso ngayon. Okay. Actually, at this point in time, Karen, hindi pa natin pwedeng sabihin yung structure ang failed. Hindi. Ako at this point in time, ayoko. Kasi ako mismo, kung alam kong ang failure dyan, yung struktura at yung sistema mismo na nilagay natin, ang tingin ko, for what na papasok ka dyan? Kasi alam mo na ngang failure para sirain mo ang pangalan mo. Pero ang sinasabi ko lang, may potentials ang ARMM. Pero ang potentials na to hindi pa na ma-maximize para makatulong sa pagsasayos ng peace and security sa loob ng rehiyon. So what you're saying is the failure started with first appointing the wrong people. That's what you're saying. Wrong people. Mas ganito ang tingin ko. Lahat ng kalokohan dyan, nung mga nakaraan, especially after Cory time, kasi Ramos time may election maayos si pangandaman si Candao medyo, though may kaso. Pero lumala to nung mga late kasi lahat ng kalokohan dyan. Cory time.
Kori time, medyo yung semblance of governance andon pa. In fact, FBR time, may semblance pa of governance. Though, sinasabi natin, hindi nga lang to perfect. Ganon naman eh, even sa lipunan natin, wala naman talagang perfecto. Pero ang sinasabi ko lang, ang key rito, Karen, tinotolerate natin ang kalokohan ng mga nailalagay dyan sa ARMM. E di dapat sana, kung ang nailagay natin ay mali, eh dapat ang national government kasi under naman ng supervision and control niya na dapat. Talk about Nur Misswari. How was he as the leader of the ARMM? He is a revolutionary leader, pero I think as governor, parang, but he got sucked up into the system. Actually, si Misswari maaring sincere, pero ang problema, mga tauhan na nilagay na parang hindi niya na ma-manage well ang implementation. In fairness kay Misswari, he is a revolutionary leader. He started the revolution. He led the revolution. Pero yun ang problema, Karen. Pagpasok nila sa ARMM, kung sino-sino ang nilagay, naging failure. Now, the MILF baka hindi siya manager. Okay. The MILF, I interviewed Jafar, wants a sub-state or close to it by having a more powerful autonomous region. Something federal, semblance to that. Ako, Karen, ang tingin ko kailangan talagang i-strengthen yung ilang powers at i-expand ng like ARMM. Like what? Can you be specific? Halimbawa, fiscal autonomy. Okay. So, ibig sabihin independent sa pera? Not necessarily independent sa pera. Pero hindi kasi sa central government. Pero hindi ka rin independent sa central government. Paano to? Ibig sabihin nito, dapat ma-strengthen mo yung tax collection mo. Okay. Second, yung mga resources dyan. Paano ba ang hatian dyan? Kasi sa ngayon naman talaga, Karen, nasa national government. Kaya natural lang din kasi sinasubsidize lang din to ng national government. Forever to, magiging ganyan siya, dependent sa national government. Diba? Kaya tuloy naaabuso ang ARM tuwing eleksyon dahil dependent siya sa national government. At dependent siya kung sino ang nakaupo, no? So kahit halimbawa maglagay ka ng ganito, inabutan ng ganito. So subservient siya kung sino ang nakaupo. Alright. Ang tingin ko dapat ito yung panahon kung magre-reforma, paano mo i-democratize. Kaya kami, Karen, halimbawa yung grupo namin, yung reforma. How would you have fiscal autonomy? Give me a system. What should happen? Ang tingin ko, Karen, dapat self-reliant ang autonomous region. Pero magiging self-reliant to, dapat ma-identify natin ano yung possible sources nila. Eh kung yung natural resources dyan, nasa national government din. Ang tingin ko, ito yung roadmap na dapat titingnan. Later. Pero for the meantime, ang tingin ko, yung reform within, kung ano yung potential dyan, ang tingin ko, yun yung dapat ayusin. Okay, number one. Kasi ang hirap ngayon, magsabi tayo, ito ang kulang. Pero at the same time, yung mga potential hindi pa nasusubukan. Okay, pa sinubukan nung mga nakaraan. All right, number one, that's okay. Fiscal independence, fiscal autonomy. Number two. Not independence, siguro fiscal autonomy. Autonomy. Now, number two, what about local politicians owning private armies and arming themselves? How do you lose that? How do you stop that? I think, Karen, dapat kausapin talaga sila. Kaya nga, kausapin ng gobyerno. No, ni Pinoy mismo na dapat tapusin natin to. Ang tingin ko, Karen, ganito rin eh. Tingin ko ang total disarmament is impossible. Impossible. Pero ang kailangan natin, total disarmament of politicians? Ang kailangan natin ngayon, paano i-regulate ang mga armas? Paano to makatulong sa pag-stabilize ng peace and security? Pero at this point in time, kahit magbigay pa tayo ng minsan mahirap, kasi hindi natin alam sinong may hawak, gaano kadami ang mga armas na yan, at sino ang responsable sa mga armas na yan. Kung gumawa ng krimen ang armas na yan, sino ang habulin natin? Kasi hindi naman na ballistic eh. Tama. Diba? Kaya ito yung tingin ko, bahagi ng reform. Tingin ko, ang national government, kasi wala naman to sa, Karen eh, sa kapangyarihan ng ARMM, kung hindi na sa DILG at PNP. Paano tayo gumawa ng isang programa na way para ma-inventory yung mga armas na to. Okay, now ito tanong ko, Mujib. Paano mo pipilitin ang isang mayor o konsehal o politiko sa Basilan na wag magdala ng armas, gayong ang Abu Sayyaf armado, ang MILF armado, ang MNLF armado? So, syempre, kung politiko ka, kailangan armado ka rin. Ganun ang pag-iisip nun. Ganito nga, Karen.
sabi ko ang realidad, lahat ng mayors dyan, lahat ng kapitan dyan, lahat ng konser dyan ay may armas. Di ba? Pero ang kailangan natin ng regulation. Di ba? How would you do that? Inventory tayo. Mag-general amnesty tayo. Ibalistik natin lahat ng armas. Okay. Para kung gumawa ng krimen, alam natin kung sino ang gumawa ng krimen. And at the same time, kung functional yung struktura ng local government, let them be responsible of that arms. Now, how do arms get into Basilan? You know, there's always talk before. Smuggling. Yeah. Now, but kasi galing dito naman sa Maynila yan. Wala namang factory ng armas sa Basilan, Karen. From Manila to Zamboanga to Basilan. Okay. Now, where does the MILF get their arms? Yun ang hindi ko alam, Karen. Kasi hindi naman ako MILF. No? Hindi ko alam. Now, but there have been talks before that it's the military themselves that have been supplying the MILF. Ako ang tingin ko, ang MILF, Karen, may support sa labas. Baka. Okay. Tingin ko naman, yung RPG, wala namang RPG yung militar natin. Kaya ang tingin ko, ang RPG naman sa Afghanistan, sa Pakistan. Kaya ang AK rin, yung sa MNLF, wala naman AK yung militar natin. Walang FN. Pero ang MNLF, may FN, may G1, meron silang AK-47. So galing lang to sa Muslim countries. So tingin ko hindi galing lahat sa militar. Right. Siguro ang M16 natin, kung sa gera nakukuha, tulad nung nangyari sa Basilan, merong armas na nakuha, mahigit 40 ba, mahigit 30, yun magiging armas nila. Okay, that's a very good point. Now I want to ask you, if you're appointed OIC of the arm, what would you do? Immediately, Karen. Immediately. Restructuring and reorientation. Okay. Gusto ko maging functional muna. Kumbaga sa sakyan, Karen, basic . Dapat condition ang engine mo bago ka magtatakbo. Okay. When you say restructure, does that mean you'll remove some people? No. Ang lahat nung nasa bureaucracia, kung sino ang covered ng civil service, manatili sila. Pero dapat ma-reorient. Kasi for 21 years, tingin ko, Karen, yung orientation nila dependent kung sino ang nakaupo at nagpapalakas doon. Kailangan natin na-democratize at sabihin sa kanila, they are public servant. Now, this is what I wanted to ask you. Why would you be in the nominees for OIC? Why don't you just run in 2013? Because di ba ang rule pag OIC ka, you cannot run? Yeah. Rules yun, internal rules. Second, Karen, actually, yung reform agenda pati synchronization kasi kasama kami sa nagsusulong yan. In fact, during my time in Congress, I filed even a petition before the Supreme Court in 2005. Ang purpose dapat is synchronize. Bakit? Kasi ang purpose naman ng synchronization, Karen, is simply, una, malesen mo yung influence ng governor pati mayors. Okay. Imagine mo, Karen, ganito. Mag-election ng ARMM. Solo. Hiwalay the election. Pero ang governor, ang mayor, barangay captain, wala. Sila ang nasa power. Tingin mo anong gagawin ng barangay captain pag sinabi ni mayor na ganito? O anong gagawin ni mayor pag sinabi ni governor na ganito? Tama. Kaya mapansin mo, kahit pag-aralan mo, Karen, sa ARMM, kung hindi anak ng mayor, bata ng governor, ng congressman, asawa, kapatid, yun yung reality. Yeah. So paano ka magre-reforma kung subject ng reforms mo yung governance? Ang nagpapatakbo ng governance dyan, barangay captain, mayor, governor. Very good point. I never saw it this way. So this is for you what makes synchronization logical. Yes. Yeah. No, that's a very good point. All right. Should we continue peace talks with the MILF given the latest skirmishes and yes, what happened, Karen, in Basilan? The more, Karen. Okay. Kasi Karen, kung nasasaktan tayo kung may namamatay dahil sa gera, tingin mo kung mag-all-out war tayo, hindi dadami ang mamamatay at madami ang nasasaktan at lalong gumugulo ang ating bansa. All right. No, but itong tanong naman ng ilan, how do we know that the MILF is sincere? What if in the process of the peace talks, all they're doing is regrouping, realigning? Nandiyan ko yung peace panel natin, Karen, pati yung peace process advisor natin, i-review nila. Mm-mm. Tingnan nila kung sincere pa ba ang MILF. Halimbawa, pero Karen, let us note, itong nangyari sa Albarca, Basilan. I am from Basilan. No? Sinasabi ni Macario, nag-coordinate sila. Yeah, that's the statement. Ang point ko, kung ito yung nag-motivate sa ilan upang magdeklara ng all-out war, nagtanong na ba tayo bakit sila pumunta doon? Nagtanong na ba tayo saan nanggaling mga tao na to? Si Macario? Hindi. I mean, itong mga pinadala natin doon sa Albarca. Yeah. Una, anong purpose nila? Nag-coordinate ba sila? Kasi sinasabi ng MILF, hindi.
Tapos tinanong din ba natin ang MILF? Ang point ko dito, Karen, meron silang mechanism, yung JCCH, yung Joint Ceasefire Committee, di ba, on cessation of hostilities. Anong function nito? Ang function nito, parang walang mangyaring hostilities. Pero given nangyayari! Given na merong nangyari, ano ngayon ang finding? Kaya ang hinihiling muna natin ngayon, Karen, ganito, ang justice is based on truth. And truth is based on facts. Pero paano ka magkakaroon ng facts kung walang kinandak na investigation? Paano magkakaroon ng truth kung walang facts? Baka mamaya mali-mali. Halimbawa ako, Karen, nagkandak ng fact-finding yung DOJ, yung prosecutor, na hindi ako involved doon. Di ba madali lang mag-file ng kaso, Karen? Madali lang maghulog ng bomba, magpaputok. Pero ang tanong ko, yung hinahabol ba natin yung tatamaan? Mm-mm. Mas yun yung context eh. Kumbaga yung humanitarian reason. Ang tingin ko, dapat yung decision natin hindi nakabase sa emotion. Mm-mm. Kung hindi ang decision natin nakabase sa facts and in the name of justice. Okay, alright. We'll take a quick break. When we return, we'll continue our interview with former Anak Mindanao Party List Representative Mujib Ataman. Hot Copy, will be right back. Tweet your questions.